Hello, good morning. So, mayroon tayong nire-refer ngayon. Ngayon ay December 28, 2021. So, mayroon tayong nire-refer. Bali, dinala na kahapon dito sa ating shop. Galing siya niyang Paranaque. So, sinadya niya. Tapos, sinesting natin yung video card niya. Kasi, hindi daw niya na-testing sa ibang computer. So, eto siya. Bali, 1050 Ti. Ayan. So, gigabyte daw meron nito. Sabi ng may-ari. Ayan. Galaxy 1050 Ti. So, wala siyang display. Video card dito. So, tinesting natin to kahapon eh. Ayan, sabi ko, iwanan na lang. I-re-repair. Bali, yung may-ari nitong ating i-re-repair na video card ay isang vlogger. YouTube vlogger. So, ang kanyang channel ay Papa Tricks TV. O yan. So, gusto nyong puntahan, puntahan nyo. Ayan. So, start na tayo. Repair natin. Check natin kung ano problema. Okay? Okay. Let's start natin. So, ito yung na-testing na natin ito kahapon. Wala siyang display. Pak natin sa computer. Kasi sabi nung may-ari, testing daw muna bago siya umalis. Gigabyte GTX 1050 Ti. So, start natin. So, pinapala natin yung computer kasi ma-microscope. Silipin natin sa microscope. Our own computer. Okay, open lang natin ito. Tanggalin natin mga tornilyo. So, puro video card yung ating repair ngayon. So, yung iba nagagawa, yung iba hindi. Ito, talagang ganon. Yung iba talaga ay sirang-sira na. Masyado ng mali magagastos. So, ayan, tanggalan natin. So, check natin kung may nasunog siya sa loob. May nasunog. So, kita yun ang 1050 Ti sa pa-repair. So, mga malalayo pa yung mga pinanggagalingan. Ayan. Ayan, parang pansin agad siya. Meron siya dito ang basa. Kulay black spot. Ayan. May black spot dito. Sabi ng may-ari, alagang-alaga niya daw ito, nililinis niya. May spot dito. So, wala pa tayong microscope. Sa microscope, itang kita yun. So, ito yung napansin natin, yung kapon yung tinuro ko doon sa may-ari. Ito, corroded siya. Kulay green. Hindi ko alam, para may pyesa siyang ano eh. Damay. Okay, silipin natin sa microscope. Tanggalin ko lang itong likod. Ito. So, napapagana natin ito para maging masaya yung customer kasi ginagamit niya yata sa pag-games at sa vlogging. Ayan. Meron pa isa. So, kailangan daw ng ating customer. Gusto nga niyang intayin kahapon ay sabi ko eh, sir, baka bukas ko na magawa. Kasi medyo matagal din gawin eh. Kasi naabot ako ng ilang oras, minsan maghapon. Lalo't ang daming sira. Isa-isahin pa kasi natin yan. Kaya talaga minsan natagal talaga. Kasi yung repair natin is talagang sinipilit natin ma-repair. Ginagawa natin yung paraan. Yung iba kasi hindi na siya inaano, nire-repair. Basta nakataan ng ano. Talagang inaano na. Lalo na sa US. Sa bansang US.
Yan yung mga nakita ko kasi. Basta nakita ko may sunog na, di na nire-repair. Okay, let's wait. Saligyan natin siya dito. Mata sa microscope. Inspection muna yung mga corroded parts para malinis. So, may sign na siya, oh. Ganda na ito. May testing tayo. Hindi na natin kailang hanapin. Mayroon siya 5 volts. GPU volts. Okay siya. May memory volts na PCI. Input-output. So, ayos siya. Magandang testing ito. Gigabyte ang brand dito ate. Re-repair. Ito. So, may tumilang. So, alam na natin yung test point. So, ayan. May napansin tayo ito. Para spark siya. Ito. May tama yung ano ito. Ito siya. May tama siya. Silaw sa i ano. Yan. May tama yung dulo. Wala naman burn mark sa kanyang PCI. So, ito puro siya fuse. Ibang design dun sa ano eh. Yung sa ibang sa 1050 Ti. Ano siya eh, puro coil. Lagay. So, may ano siya, oh, parang water. Ayan. Siguro nilinis ito. Baka tinira. Kasi malinis siya eh. Hindi siya ganun karumi. Mga ginamitan ng tinir. Hindi tinuyo. Daddy. Ayan. Baka di lang saksak yun. Tino mo. Baka di lang saksak yun. So yan. Ito para sa pan. Ito yung ating input-output. 11 volts something. So dalawa to eh, nasa yung isa likod siguro natin sa likod. Okay, ito sya oh, para syang may ano eh, yung mga butas-butas meron sya parang ano, medyo masyado syang maitim or parang basa. Siguro tiner ang ginamit yun ang linis. Hindi alam yata nung naglinis eh. Okay, so IC ito. So meron siya ditong nilinis nga siya eh. Nilinis na siya. Siguro ginamit dito ay ano, makatinir, tapos hindi tinuyo. Halata siya oh. Ayun, ito yung ano, pinaka main event. Ayan. Meron siyang rodent. Ayan. So, main event. Ito lang yung may ganito karaming nakita ko dito. Ayan. Sana ito lang. Resistor siguro ito. Naba ano to, hindi natin alam kung ano, pero
water damage yan, ganyan. Hindi rin natin alam kung paano nakatulo sa kanya. Ito pa, meron pa dito. Linis nga niya. Halatang nalinis niya. So, ito yung isang icy. Dapat may output tayo dyan mamaya. Okay. Ito yung ano. Saan natin linisin. May line siya dito. Wala tayong schematic, hindi natin alam kung ano yung paano yung mga lines nito kung para saan. Alin ko lang muna yung ano linisin. Corroded part, tapos test point natin yung mga test point. Test natin. Kitang kita yung ano yung mga marking. May marking na may ano siya. Tinamaan ng water. O anumang liquid. Kitang kita siya o. Liquid damage to. Ayan, tikal yung ilalim eh. So, yung kabila, hindi naman. Kitang-kita siya. Namahan siya ng liquid. Natin yung tanggalin. Yeah, nag-focus ng ano eh. Nag-focus ng short. Tikal yung kabilang side. Eh.
Repair muna natin yung may damage. So ito yun. Repair ko muna yan. Hindi ko alam kung minatanggal dito. Wala tayong... Ayan, so hindi nakakapit ang isang panel ito. Dahil corroded. Kailangan natin patikitin. So wala na siyang line. Siguro ay wala na siyang ano, hinakapitan. So, gagawan ko pa siya ng ano, paa. Wala siyang kapitan. Gawin natin sa buzzer sound. Buong connection. Connection nito. Okay. Lalagyan natin siya ng paa. Dahil wala siyang paa. Lalagyan muna natin siya. Natin siya dito. Attention.
Please na natin. Linaw ba? Silaw siya sana. Ayun lang natin siya. Okay, ito yun na. Lagyan natin ang sigamas. Nakaangat lang siya. Sa ating UV light. Pwede natin ang UV light. Ito palagay nga doon.
Okay, connected na. Isa. Ito naman tayo sa kabila. Ayan. Ito yun. So, tanggalin natin to. And ito yun. So, balik natin. Kailangan din linisin. Kasi positive tayo siya. Positive tayo dito na ano siya. Tawag dito. Positive tayo na naging ano siya. May problema. Natin siya kung buo. Kapasitor. Sana hindi tumalsik. Eh. 4.9 yun eh. Hindi naman siya shorted. Okay, hindi siya shorted. So, isin lang natin ang kanyang positioning. Kitang-kita naman. Siya. Linisin natin. Hindi siya nakakapitan ng kanina. Pagandahin natin ang hina. Okay.
Check natin yung ground. Where is the ground? Okay, tama, ground. Okay, good. Okay. So, clean natin siya. Saka ko siya ngayon i-clean. Clean muna natin siya. For sure. Paintbrush. Yeah. At least naayos na natin yung ating mga nakita ang connection. Plus connections and rotted parts. Lambutin lang natin yan. Ito. Tsaka natin check yung mga voltage. Kung alin yung missing. At saka yung ano pala, kung may shorted. Ito. Lambutin lang natin. Yung mga, patulambutin natin yung mga dust na nakakapit. So, bubula-bula pa yan eh. Okay. So, pinapatuyo natin, tayo mag-test muna ng shorted. So, okay. Ating clip. So, ating clip. Ito na. Ground. So, test natin. 1, 2, 3, 4, 5. So, coil, shorted. So, gate, okay, check ng gate, okay, may wala tayong shortage sa gate. Ito. So, isa na supply. Okay, wala. So, wala tayo. Wala akong nakitang ano. So, tuyuin lang natin ito. Tuyuin ko lang siya. Atayin ko lang matuyo. So, natuyo ko na siya. Tuyo na siya. Testing na natin. Usa lang na natin to. So, testing natin. Mga voltage input. So, meron pa siya mga lacquer blue. Ulitin natin yung tester. So, voltage tayo. Then, so, sa ground. So, prepare tayo. Dito yan. Susukatin natin dyan ay. So, ito. Yan. Tapos, ito. Susukatin natin yan. Tapos, ito. For sure, 1.8 volts. Yung dalawa na yan. Hanapin natin. So, yan. Tapos, sa out tayo. 0.8. Okay. Tapos, sa kabila. So, meron tayo dito. Ano, may isang transistor. Power supply din tayo. Okay. Ito yung ano niya. BIOS chip. So, yan. Start tayo. So, maganda i-clip ito. Dito. Ito lang. Okay. Okay. So, may power kasi ito. Check natin kung init. Okay.
Okay, 5 volts, 3.8, 12, 11.5. So, 1.8, okay. Crescent, 1.0. So, wow, dito natin. Okay, 5 volts. GPU, 0.8, okay. Ang galing. 1.5, memory. PCI, supply. Okay, present. 1.8, present. Ground, always. So, umiinit yung ating ano. Ayos ito. Maayos ang supplies yung mga testing. Papagwapo ng laptop. Kay isa. Okay. Hindi siya masyado umiinit. Supply. Okay, wait. Papulang muna. Papulang muna, sir. 11. Mga 0.8. Ginawa na palang part ng reception dito sa second floor. Ano ito? Ba't ito'y... Ay, dyan po. Sabi ko. 11.9. Hindi naman po reception yun eh. Ano talaga yun? Parking. 11. Kasi part ibang supply ito. Dito sa loob ba? Gate 1.1. Dito yung ano. Dito. 1.1. So, gate. 4.5. Pero sa ilink ka pa rin daraan. 4.5. Pwedeng dumiretso rin sa libido? Okay. 1.5. 1.5. Driver's license to? Ah, pag doon ka po sa information tama dadaan. Hindi yun po talaga. Okay. Ayan, continue tayo. So, may dumating akong customer. May repair tayong laptop. So, hang ang problema niya. So, ito. Tapos na natin siyang ano yung kanina, testingin ang power supply, ang mga supply niya. So, testingin natin siya dito. So, isa lang natin siya. Ang ating testingin. Gamitin natin ang HDMI. Magdumi ang kamay ko. Dati pa sa iyo. Nakagumi kamay ko na. Magdumi kamay ko. Ayan, testing natin siya ngayon. Sasaksak muna natin yung ating power. Okay. Tapos, this. Nasaan yung ating mag-shootin natin to. May sumikot. So, mabilisan lang pagkakaroon ng display. Ayan, okay na siya. So, nagkaroon ng display. Ouch, init. Bunot. So, mainit nito. So, okay na siya. May display na siya, guys. So, problem is solved. So, ilagay ko lang yung heat sink. Sabihin natin yung heat sink. Sure lang na huwag po siyang lalagpas ha. Kasi 230 lang sa airport. Ang baba niya po ay terminal 2. So, lagyan natin siya ng heat sink para hindi masira. So, solved na yung ating issue. Yung ko lang na thermal paste. So, yung repair natin dito. So, balikan natin. So, yung repair natin na ito. So, nilagyan natin siya ng connection. Tapos, ito. Yan. So, nabasa siya, siguro. Corroded, nagkaroon siya ng corroded parts. Then, umangat yung pyesa sa hinang. So, yan. So, lagyan na natin siya ngayon ng thermal paste. Para matesting natin siya. Okay? Yan, okay na.
lagay na natin tong kanyang heat sink. Tapos may ano pa yan, ating paste. So, sipatin muna natin siya bago ilagay para sakto. So yan guys, okay, nalagay na natin ng maayos. So tornilyo ko na siya. So, manwalin muna natin pag tornilyo. Para yung thermal paste ay malagay ng maayos. Hindi pumunta sa kabilang tabi. Okay. So may display yung, may nakita nyo kanina. So may display na tayo. By HDMI lang, testing ko. Ito pa siya na display, na testing sa display port. Kailangan ko ng heatsink. Tapusin lang natin itong repair na to. Then may next tayo, laptop yung masing susunod na gagawin. Okay? Okay? Like that, naigpit pala. Okay? Testing muna natin bago ko to ibalik yung nandito. Ito. Testingin muna natin. So, display port lang at saka HDMI yung mga yung matitesting. Testing natin. Okay, HDMI. So, lagay natin dito HDMI. Saksak natin. Tapos switch natin siya dito. Bakit may dumi? Okay, switch. Switch on. Okay, umikot ang pa natin. So, look, magkakaroon ng display. Ayan, nawala yung ilaw. So, ibig sabihin, nag-display siya. Ayan. Ayaw mo na ng cellphone? So, okay na siya. Halang ginawa natin doon, inayos natin yung position ng kanyang capacitor. Yung nakita natin na nabasa, parang nag-spark na kanya, nag-corroded siya. Na, nag-ano siya, parang nabasa, tapos bumula. Ayun, parang kinalawang ba. Tapos yung resistor na isa kanina, yung nilinis ko, bali pinalitan ko siya na isang resistor. Kasi, yung kabilang pa ng resistor na nasunog na ba siya, nasunog na or kinalawang na kulay green. So ano na siya, hindi na siya mag-connect. Hindi ko na siya mahina kaya pinalitan ko siya. Kumuha ako sa dito sa ano natin. Dito. Kumuha ako ng ano, bali pinalit ko is 2.2 ohms yung nilagay ko. So yung hindi ko naman matester yung ano. So nagbaka sakali na lang ako sa 2.2 ohms kung gagana. So far naman gumana siya. Oh. So, ang gagawin natin, sasalang natin itong kanyang program. Ayan. Lagyan ko lang guys ng program. Ayan. I-boot natin. Ano? So, ayan guys, na-setup ko na siya. Lagyan na natin ng keyboard at mouse. And then, SATA. Ano tayo? Nilagyan ko lang ng bootable na aking OS na ginagamit. Para siya matesting. May power on na natin. Ipag muna natin yung power. Okay. Power on natin siya. Try natin mag-boot sa ano. Tapos subukan natin i-load yung kanyang mag-install tayo ng driver para makita natin kung hindi siya mag-blue screen o kaya mag-aari siya. Kasi baka may problema siya sa memory. Kailangan itong basahin. So, nag-boot na tayo. So,
Just wait lang. Ayan, naabot na yung OS. Try natin siya. Okay natin ang take power up. So yung driver nito, hindi pa natin siya na-install. Nakalagay dito yung driver, ibang version pa ng 1070 pa nakalagay dito. Pero okay siya, may display. So yan, hindi pa naka-install yung driver natin. So yung gamit kong hard disk ay pang testing lang yan. Naka DDD pa siya kaya mabagal pa yan. So hindi pa naka-install yung ating driver. Kaya kailangan ko siyang i-install. Ayan, missing pa yung driver. Install ko lang siya guys. Okay. Wait lang, install lang natin. So ayan, i-install ko na yung driver. So open natin itong Tech Power Up CPU Z. So iba talaga kapag SSD, mabilis. Kaya lang ito, hindi SSD yung gamit natin, kaya medyo mabagal. So, try natin device manager. Tingnan natin kung na-install na natin yung driver. Kung nabasa yung ating memory. So, mahalaga makita natin yun para kasi ang issue nito is walang display pero may power. Yun yung issue niya. So, alamin natin siya. So, ang gamit natin ngayon ay HDMI. Try ko na lang siya sa play port. Ayan guys, so mapansin nyo. So yung driver natin, na-install ko na siya. Ayan. NVIDIA GTX NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti. So ito yung ating memory. So ayan siya. Mapansin nyo guys, ito yan ha. Yung tinetest natin ha. So ayan. Ayan yung wire, papuntayan dito sa ating monitor, okay? Para makita nyo. So, ayan siya, nababasa na siya, guys. So, ang ating memory is 4GB. Ayan, 4GB. So, basable siya. Then, meron tayong speed, boost, ayan, hanggang 1.418 GHz. Ayan. So, okay siya, PCIe. So, may DirectX na ako naka-install, 12. Natin ating sensor. So ayan, ang kanyang temperature maabot lang siya ng 30 degree temperature. So tataas pa yan hanggang 50, 60 ganyan kapag ginamit natin sa games. So ayan. So testing naman natin ngayon next is sa display port. Okay. Try nga natin kung hindi na kailangan restart. So, kalimitan, nire-restart siya. Try lang natin. Dahil naka-install naman yung driver, baka gumana. So, display port. So, ayan, hindi nga siya gumana. Hindi kagaya ng iba. Ayan, gumana siya guys. Detect. Ayan, display port yung gamit natin. Ayan. So, gumana siya. Hindi maluwag lang ating display port. So, ayos na natin ang position. Maka nangawala. Nagaano yung display port natin. Nagluloko.
So tinanggal ko yung isang ano, chimay natin. Ayan. So, okay siya. Oops, nagalaw. Kasi malawag na kasi yung akin ano eh, display port. Kailangan pa siyang hawakan. Okay? Ayan siya. Nasira na kasi itong display port ko natin. Bali, murder pa ako nito. Nalagay na siyang tape. Kasi pag bunot ko, naiwan. Kaya, problema. Ayan. Nawawala sa connection. Ayan. Saka na siguro. Ayan. Sisira yung display port ko na yan. Pantesting lang naman. Pero, ayan, okay naman siya. Magana siya, guys. Yan pa rin yan. DP port. Okay, temperature natin. Okay siya. So, okay na yan, guys. So, testing ko na lang yan. Then, isi-ship natin papunta ng Paranaque. Or else, pupuntahan uli ng may-ari. Kasi dinala ito ng may-ari sa atin eh. Ayan, baka gusto niya punta. So, ayan siya, may display siya. So, basa-basa na siya po. Ayan, gigabyte yung ating ginagawa. So, ayan, okay na siya. So, hanggang dito na lang ating video, ang ating pagre-repair sa ating video card. So, yung naging problema po niya is capacitor at saka SMD resistor. So, yun yung naging problema niya, nawala sa connection. So, yung pinakita ko sa inyo kanina na ginawa natin is na-resolder natin, then tinanggal natin, then pinalitan ko ng resistor dahil wala na siyang connection. So, nasunog na siya dun sa parang pagkakakalawang niya. Tapos, ginawa natin siya ng line connection. So, ayan. Okay na siya, guys. Working na. Ayan na po, guys. So, hanggang dito na lang ang ating pagre-repair. So, salamat po sa inyong panonood. I hope makatulong sa inyo itong ating pagre-repair na ito. Lalo na dun sa mga baguhan. Ayan. So, dumadami po yung nagpapagawa sa atin ng video card. Nakikita tayo sa YouTube. So, I hope you enjoy the video. Don't forget to subscribe and like, comment. Comment lang kayo, then reply ako. Hanggang sa muli. Bye-bye. Thank you for watching.